lahat manalangin mga kapatid, Jesus Lord, hallelujah. O po dakilang Ama, Diyos, na mga prinsa lahat, malapit ni Jesus, magandang umaga po si Malapay noong daling araw, O Diyos. Sa nung panalangin ng minamahal, ginagalang ng Banglista, Will Israel Almeida, mga banal, narito kami lahat humina, patawaran na ipagkukulang, pagkamali, pagkakasala. Sumusupan ng batya sa amin, patawarin mo kami, O Diyos, hallelujah, sa gumagang ito, kayo nagpapasalamat. So nung bahagi ng iyong banal na gawain na pinagpalang mo, Malapay noong papuring awitin ng buhay na patutuo, pag-awitan iba't ibang level ng mga kuwain sa pagbibigay, lalo't higit sa iyong banal na presensya na patuloy umaalis sa amin. Malapay noon, narito kami sa pag-aaral ng salita, sa kanang akin, wala po akong magagawa. Ikaw ang aking karunungan, ikaw ang aking kapangyarihan. Turuan mo kami, bigyan mo kami bersikulo at ipaunawa sa amin at dagdagan mo yung panampalataya at ikaw patuloy maghimala sa awayin mo lahat ng hadlang balakid sa iyong pag-aaral ng salita. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Tayong lahat po makaupo, mga aming na mahal. Kabalik po tayo sa ating mga upuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba, ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dubling pag-alang po sa ating minamahal at tinagalang na Evangelista Pastor, Will Dister Almeida, the entire prophet of our loving God, at sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga manugang, minamahal na mga apo, at sa patuloy nating pag-alaala sa mabuting aral at katuruan ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeida, at sa lahat ng ating beloved workers, beloved preachers, sa ating mga musician, controllers, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga manonood sa buong bansa at sa labas ng ating bansa. Magandang umaga po. Daling araw na po mga kapatid. Hoy na mahal, habang ang mundo ay habang papalapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ay pabigat at pabigat din po ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa lupa sa pabulok ng mundong ito, mga kapatid. At karamihan din sa mga tao, walang ibang hinahanap kundi itong physical na pangangailangan, pagkain, kayamanan, tahanan, kung ano-ano pa yung dapat na pinaghahandaan na walang kabuluhan. At ang lahat ng ito ay nasa ilalim o lilim ng kadiliman. Amen? At kailanman, hindi ka makakaahon doon kung hindi mo paunlakan ng imbitasyon ng Malapainong sa isang hapunan. Amen? Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, pamagatan po nating The Danger of Excuses. The Danger of Excuses. Ang panganib ng mga dahilan. Kaya sabi ng Lucas, basahin natin makasunod yung ating bersikulo, kaya hindi lang po sa ating Bible reader. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata ay 13 at ang talata ay 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksin nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata ay 14 at ang talata ay 16-24. Tatapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang mga dahilanan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 makatuwang na bakang lalaki
at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na ipagpaumanhinin, hinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparoon. At tumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayoy, sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan. At dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Amen. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Purihin ang malapay noon sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, sabi ng Roma 13:12, sabi dito, ang gabi ay totoong malalim. Amen. Siyempre, pag malalim ang gabi, nandyan yung panganib. Nakakatakot. Amen. Huwag kang pag-alagala. Sabi dito, at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kalaliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Ito yung nakikita ng malapay noon sa bawat buhay ng tao na puno ng panganib, puno ng peligro, mga minamahal, ang buhay ng bawat isa. Sabi niya dito, siya'y nagpaunlak ng isang paanyaya. Anang isang hapunan. Siya po'y naghanda ng isang malaking piging, mga kapatid, upang ang bawat magpaunlak sa kanyang imbitasyon bago magdilim, dahil hapunan yun at yung ating narinig, bago darating ang panghanib, meron tayong panangga. Amen. Sabi dito, may mahal, isang taong mayaman na naghanda ng isang hapunan. Siyempre, kung naghanda ng isang okasyon, andun yung masasarap, pinakamasarap na pagkain na siyang kailangan, na siyang hinahanap, lalo-lalo na sa mga mahihirap na hindi mo kailanman natikman. Kaya sabi dito, mga kapatid, best to best natin, mga minamahal, yung Lucas, saan na yun? 14:16. Sabi diyan, nung naghanda ang isang taong ito, may namahal, sabi sa 16, datapat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyahan. Sa panahon ng paghapon, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Andun na lahat. Andun yung pagkain na masasarap, mga kapatid. Sa verse 16, sabi dito, this parable is about the great banquet shed lights into God's invitation for forgiveness of sins. Ang invitation na ito, mga kapatid ko, ito po isang piging na nagpapaalala sa paanyaya ng Diyos para po sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Hindi po ito literal na pagkain. Amen. Dahil kung literal ito ng pagkain, maaaring wala tayo ngayon. Hindi tayo nagkakatipon. Dahil ubos na ang pagkain yon. Amen. Kaya sabi dito sa 17, mga kapatid ko, God has chosen the Jews to be his people. Ang paanyayang ito ay nakapokus po ito sa mga Hudyo. Sa Israel, mga kapatid. Sabi dito, ngayon mahal, he desires to spend eternity
with Him in paradise. Sinadya ng malapanginoon talagang sila yung pinili dahil gusto ng Diyos na makasama sila sa buhay na walang hanggan sa paraiso. Walang ibang layunin ang paanyaya sa piging na ito. Andun lahat. Sabi niya, nakahanda na lahat. Andun yung pagpapalang material, physical, financial, andun lahat, protection. At higit sa lahat, yung kaligtasan ng bawat isa. Andun. Kaya sabi ito, but if thee do not respond to His invitation, they disqualified themselves. Sabi dito, kung hindi nila paulakan ang imbitasyong ito, mismo sila na ang nag-alis, ang nagtakwil ng kanilang kaligtasan, hindi ang mahal na Panginoon. Kaya nangyari, mga kapatid, dahil kung sa narinig natin kanina, napakarami nilang dahilan. Amen? Kaya sabi dito, God invitation, the invitation of God was extended. Na-extend ang pinalawig ng mahal na Panginoon ang kanyang imbitasyon. Anong sabi niya, mga kapatid ko? Pumunta ka doon. Pero before that, mga kapatid ko, merong tinatawag na tinatakwil na they disqualified themselves. Why? Sabi pa dito, because each of those who have been invited have come excuse. Ang dami nilang palusot. Ang dami nilang dahilan. Ayaw nilang dumalo sa hapunan. Ang imbitasyon ay sa hapunan. Anong oras ba tayong maghapunan? Ang iba alas 7. Ang iba nagtatakip silim. Papasok ka na sa panganib. Papasok ka na sa kadiliman. Sa tribulation, mga minamahal. Kaya nung makita ng mahal na Panginoon ang panganib sa bawat isa, andun na siya, bumaba siya. Bilang isang salita at nangusap sa kanyang mga propeta na siyang pinagkatiwalaan ng kanyang sikretong kaalaman upang ipahayag ang katotohanan na siyang magdudulot ng kaligtasan ng bawat isa. Amen? Kaya sabi dito, mga kapatid ko, meron silang tinatawag na the frequency of their excuses. Itong kadalasan ng kanilang mga palusot, mga dahilan, na talagang ayaw nila. Mamaya alamin natin yung kanilang mga dahilan. Sabi dito, this proves the Jewish nations for their neglect of offers of Christ's grace. Biyaya po ito ng ating mahal na Panginoon na inuuko lamang sa kanila, wala sa iba. Kaya nga nagkaroon ng extension of invitation dahil sa kanilang mga excuses, sa kanilang mga dahilan. Kaya sabi dito, mga kapatid, he is basically saying the era of salvation from sin and death is now here. Andito na yung panahon ng kaligtasan. It is found to Jesus alone. Kay Jesus lang makikita. Kung pansinin mo ang bersikulong ito, yun po ang tinutumbok, yung climax ng imbitasyon. Kabuuan ng imbitasyon, kaligtasan na kasalalay sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Na dapat nilang pagtuunan ng pansin at pahalagahan, hindi yung kanilang mga dahilan. Kaya dito nagkaroon ng expansion, yung imbitasyon ng mahal na Panginoon. At yung pangatlo nilang palusot, tinatawag na the foolishness of the excuses give. Mga kalokohan na binibigay nilang dahilan sa mahal na Panginoon. Walang kabuluhan. Kung sila'y nagkaroon na mga lupa, libu-libong ektarya, mga kapatid ko, kayamanan, bakahan, tahanan, sabi ng Panginoon, yan ay nasa lilim ng kadiliman. At kailanman hindi ka bibigyan niya ng magandang buhay at maging sanhi pa yan ng iyong ikapapahamak, mga kapatid. Sabi dito, mga minamahal, yan po ay nakasulat sa Lucas 14:18. Ang sabi diyan,
At silang lahat na parang isa ay nangagpasimulang mga dahilan. Sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Humingi sila ng apologize na hindi sila makakadalo. Pero hindi po i-honor ng mahal na Panginoon yun na bibigyan ka ng pagkakataon sa araw ng kanyang pagbabalik. Amen? Hindi nakatali yun. Yung nakatali doon, yung excuses mo, mga dahilan mo, mga palusot mo na walang kwenta sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya yan po yung tinatawag na the foolishness of the excuses give. At ang dito sa foolishness of excuses give, the first excuse is about their possession, sabi niya. Sabi niya dito, mga kapatid, yung una, I have bought a piece of ground and I must need to go and see it. Hindi ako makakadalo sa hapunan. Dahil nakabili ako ng lupa doon na napakalawak, kailangan kong puntahan at tingnan. Sabi niya sa nag-imbita. At ang pangalawa, the second excuse is about their responsibilities. Tungkol sa kanilang mga tungkulin nung kanang ginampanan bilang isang padre de pamilya, bilang ina na mayroon silang mga mapagkakitaan. Sabi niya dito, the second excuse is about their responsibilities sa 19. Sabi diyan, at sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang siya'y subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Ang sabi diyan, I have bought 5 yoke of oxen and I go to prove them. Kailangan kong puntahan yung nabili kong mga baka upang subukin ko sila kung kaya ba nilang mag-araro. Kaya ba nilang magbuhat ng napakaraming karga, mga mabibigat na kaya ba nila itong buhatin para sa aking negosyo. Kaya ipagpaumanhin mo na hindi ako makadalo sa hapunan. At ang third excuse is about their personal life. Tungkol sa kanilang mga sarili. Ang sabi diyan, mga kapatid ko, sa 20, at sinabi ng iba, bago akong kasal. At kaya nga, hindi ako makaparuroon. Sabi doon, mga kapatid, sa English, I have married a wife, therefore, I cannot come. Nag-asawa ako, bagong kasal ako, huwag mo akong isturbuhin. Hindi ko kailangan yung hapunan na yan. Bagong kasal ako, ang dami naming handa. Amen? Magyabang ka pa sa imbitasyon ng mahal na Panginoon. Kaya walang pumunta, mga kapatid. At dito pumasok yung the frustration of the master. Nagkaroon ng galit ang Panginoon na nag-imbita sa kanila. Mga minamahal, ito po'y parable. Nakalimutan kong sabihin. Parable is a worldly story, but it has a heavenly meaning. Makamundong kwento yan, pero makalangit ang kanyang kahulugan. Amen? Kaya sabi dito, mga kapatid, the frustration of the master, yung kanyang galit. Ang sabi dyan, mga kapatid ko, sa 21, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayoy sa galit ng puno ng sangbahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan, sa mga daang makipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. Pumasok yung galit ng Panginoon. Dahil walang nagpaunlak sa kanyang imbitasyon, sa kanyang bayang Israel, na nag-iisang pinili sa buong daigdig nung unang panahon, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng extension yung invitation ng Diyos. Sabi niya dito pumasok yung finding of other guests. Sabi niya sa kanyang alipin, pumaroon ka. Hanapin mo lahat doon sa mga daanan. Sabi doon, mga kapatid, sabi dito. Sa mga lansangan, sa mga daang makipot ng bayan, puntahan mo, pasukin mo. Imbitahan mo sila.
sa mga daan, sa highway, sa mga bakuran. Papasukin mo sila at pilitin mo silang dumalo. Nagkaroon ng expansion, extension, yung imbitasyon. At ang imbitasyon ito, para sa lahat na. Kasali na tayo dito. Inalis sa bansang Israel at nagkaroon ng extension para sa lahat ng mga taong may kaluluwa. Bakit? Dahil nilikha ka rin ng Diyos. Pag mamatay kang makasalanan, ibubulid ka rin sa dagat-dagat ng apoy. Kaya hindi matuwa ang mahal na Panginoon doon. Kaya ang dito na pumasok yung sa 21 po yan at sa 23, basahin muna natin, sa 22, at sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo. At gayon may maluwag pa. Maluwag pa daw, sabi ng alipin. Kaya hindi pa siya bumabalik. Kaya patuloy pa ang pangangaral ng salita ng Diyos. Naglipa na yung iba't ibang titulo ng mga kongregasyon, dominasyon, na nagsasabi sila ang nasa katotohanan, mga kapatid ko, sapagkat nababasa nila na ito ang tanging layunin ng Malapainoon na hanapin lahat ng mga tao para sa kaligtasan. Hindi lamang sa mga Kristiyano, hindi lamang sa mga Israel, sa Israelite. At dito pumasok yung sinabi na the fleeces search. Pumaroon ka sa mga bayan. Ito po yung tinawatawag na the fleeces search. Sa mga streets and lanes as the city of the city, the highways and the hedges. Ngayon, ano yung katangian ng tao na inimbitahan ng Diyos? Merong nakatulat dito at nakapaka-special mo kung isa ka sa may dala ng katangiang ito. Amen? Sabi dito mga kapatid, the people invited, who are they? And what is their position or situations physically? Sa kanilang pangangatawan, makikita ba natin na sila ay mga magugwapong tao? Matatalino? Mayayaman? Hindi po ang binanggit dito. Ang sabi dito, first, the poor. Mga mahirap. Amen? Mahirap, sabi dyan. Sabi dito, sabi ng malap, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makipot na bayan at dalhin mo rito ang mga dukha. Mga mahihirap yung unang napansin ng ating mahal na Panginoon. Ito yung kanyang unang laman, ang pinakamabigat na laman ng kanyang puso na makikita ang taong nagdurusa sa kahirapan. Sabi niya, pumunta ka doon, dalhin mo sa akin ang mga dukha. At ang pangalawa, at ang mga pingkaw. Kung paralisado ka, pingkaw ka, mapalad ka. Naririto ka ngayon. Inimbitahan ka pala ng malapay noon. Mga pingkaw at mga bulag. Kanina narinig natin ang ating beloved sister, ang kanyang mama bulag, pinadilat ng malapay noon. At ang panghuli dyan, mga pilay. Marami rin mga lumpo na pinalakad ng ating malapay noon. Walang binanggit na mayayaman. Walang binabanggit dito na matatalino. Punong-puno lang kaalaman, mga kapatid. Walang binanggit na niya governor, mayor, o ano pa yung mga tungkulin nila sa ating pamahalaan na siyang nagpapaunlad, nagpapaangat ng kanilang pride at nagpapaangat ng kanilang sitwasyon sa buhay at kilala halos sa buong daigdig. Ang inibitahan ng malapay yung mga taong nasa pagdurusa, walang pag-asa, walang tumitingin, walang umaalalay, walang kumikilala at hindi sila dahil hindi sila kilala. Ang nakakakilala sa kanila, pumunta ka sa information ng hospital. Doon, nakadikit ang kanilang mga pangalan. Kilala sila ng doktor. Pero hindi sila kilala sa buong barangay. Kahit sa barangay man lamang. Kaya sabi dito,
the four. Why? Because the four not likely to have both a piece of land. Kaya niya tinawag yung mahirap. Dahil wala tayong kakayahan bumili ng lupa. Di ba tumitira ang iba sa ilalim ng tulay? Tumitira sa mga simenteryo, mga kapatid. Ang iba doon na lang sa hindi na parte ng lupa, nakatayo ang kanilang mga bahay. Sabi ng Panginoon, puntahan mo yung mahihirap na walang kakayahan bumili ng lupa. Pinuntahan. At nagpaunlak. Pumasok sa piging na inihanda ng ating malapain. At ang pangalawa, ito mahirap. And the fool not likely to have both 5 yoke of oxen. Kahit manok, hindi ka makabili. Baka pa kaya. Wala rin sapat na kakayahan ang mahihirap bumili ng 5 baka. Kaya sabi niya, puntahan mo yon. Dahil sigurado na hindi yun tatanggi. Dahil walang pera yon. Dito libreng pagkain. Sabi ng malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Pangatlo, the maim. Puntahan mo yung pingkaw na hindi makapaghanap buhay dahil bali yung mga kamay. Puntahan mo sila. Sabi ng malapay noon. Pinuntahan. Nagpaunlak sa imbitasyon. Bakit? The maim. Because the maim not likely to have married wife. Bihira lang, makachamba lang kaya ito makapag-asawa. Sinong magkakagusto sa isang taong pingkaw na walang kakayahang maghanap buhay? Di ba wala? Kaya sabi ng Panginoon, puntahan mo sila. Sigurado hindi magsabi yun na may asawa ako. Kaya pinuntahan. Pumasok sa piging ng hapunan. Pangatlo, the halt, mga pilay. Bakit mga pilay? Because the halt not likely to go to prove 5 yoke of oxen. Hindi niya kayang turuan, itrain yung kanyang baka na nabili, mga kapatid. Kaya puntahan mo yung mga pilay. Dahil hindi niya kayang sumakay sa kanyang baka at turuan yung baka, puntahan mo, dalhin mo dito. Pinuntahan, pumasok sa piging. Amen. At ang panglima, pangapat, yung bulag. Bakit? Why the blind? Because the blind not likely to go and see the land. Hindi siya makaparoon upang puntahan kung may nabili man siyang lupa, hindi niya makikita yung gaano kalawak ang lupa na kanyang binili. Hindi niya kayang tingnan. Kaya pumasok. Tinanggap ng buong puso ng malapay. Mga kapatid, unang iniligtas ng malapay noon sa gawaing ito, mga taong wala ng pag-asa. Mga taong balut sa karamdaman. Kahit ngayon, mahihirap, walang hanap buhay, mga paralisado, mga bulag, mga pipi, inayos ng ating mahal na Panginoon. Maging ikaw na nakaupo ngayon, napakahirap mo dati, mga kapatid. Wala tayong pag-asa. Kaya magpasalamat tayo sa extension ng imbitasyon ng mahal na Panginoon sa pagtanggi ng tunay na inimbitahan sa isang piging na tumanggi. Hindi nila inisip yung panganib, the danger of their excuses. Ang panganib ng kanilang pagtangging meron po ito, mga kapatid. At sabi dito, dito na pumasok yung the result of their excuses. Ang resulta ng kanilang pagtanggi, mga kapatid. Sa 24, ang sabi diyan, sapagkat sinabi ko sa inyo na alinman, sa 23, at sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa daan ng mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Marami nang naligtas sa Jesus Miracle Crusade.
Marami ng pinagaling na bulag, pipi, bingi, pilay. Mahihirap, inangat ang buhay, pero hindi pa puno ang piging na inihanda ng malapaino. Sabi niya, Panginoon, pumasok na po lahat ng aking naimbitahan, pero kulang pa. Wala pang kalahati. Sabi sa 24, sapagkat sinabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Isipin mo kaya kung hindi ka makapaghapunan. Hindi ka kaya pagising mo ng ating gabi, ang iba na mimilipit sa sakit ang tiyan, ang iba pag nakaramdam na mahaba-habang tulog, gigising at maghahanap ng pagkain sa kusina. At delikado ka rin, mga kapatid. Dahil papasok na po ang dilim. Hapunan po ang imbitasyong ito. Padilim na. Patuloy kang naglalakbay, naghahanap ng mga kayamanan na nasa ilalim ng kadiliman. Ang hapunan na inimbitahan, na inihanda ng malapaino, ito yung tunay na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, mga kapatid, they lost their invitation. Yan po ang kahulugan ng 24. Nawala yung invitation sa kanila. Inalis ng malapainong. And second, they lost their blessings. Yung mga pagpapala na nakahanda doon lahat, naalis sa kanila. At itong protection, ito yung napakahalaga. Lalo na pag mayaman ka, may kaaway ka, kahit wala kang kaaway, may kumukursonada sa'yo, hindi mo alam ang takbo ng buhay mo. Kung may biglang mamatay dyan, sabihin mabait dyan at napagkamalan lang. Kaya bawat buhay, ibig sabihin nun, ay nasa peligro, nasa panganib. Kaya sabi dito, higit sa lahat, nagkaroon ng kawalan sa kaligtasan. They lost their salvation. Inalis sa kanila. At nasaan ngayon? Hawak ng bawat isa. Hawak mo, hawak ng katabi mo, hawak ko, hawak din ng katabi ko. Nasa atin ngayon, yung pag-asa sa kaligtasan. Kaya sabi dito mga inmahal, sabi ng ating malapainoon, Juan 8, kay Lipo, 23-24, mga kapatid, basahin natin. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata 8, talata po 23 hanggang 24. At sa kanya'y kanyang sinabi, kayo yung mga taga-ibaba, ako yung mga taga-itaas. Kayo yung mga taga-sanglibutan ito, ako'y hindi taga-sanglibutan ito. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon sa pagkabasa ng salita. Ating bigyan ng palakpak, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon. Gumising tayo, mga minamahal. Sabi diyan, ako'y taga-itaas. Sabi ng mahal na Panginoon, ulitin ko yun, mahal. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba. Ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutan ito. Ako'y hindi taga-sanglibutan ito. Isipin nyo yan. Siyempre, kung taga-lupa ka, uwi ka sa lupa. At hanggang lupa ka lang. Sinong magdadala sa'yo sa paruroonan, sa pinanggalingan ng Diyos, kung hindi mo paunlakan ang imbitasyon ng malapaino? Manatili kang nasa lilim ng kadiliman at magwawakas ka nasa kadiliman, mga kapatid ko. Sapagkat ang nasa kadiliman, andun naghihintay ang lahat ng tabak. Lahat ng tabak nasa kadiliman. Lahat ng sakuna, lahat ng kasamaan, lahat ng kapahamakan, nasa lilim ng kadiliman. Kaya sabi ng Panginoon, hapunan,
Humasok kayo. Nang kayo makakain. Ito yung panangga sa matinding labanang ito. Kaya sabi dito mga kapatid, yung katawan ng tao, ang ibig sabihin ng 23, ito po yung battleground. Ito po yung battleground, yung katawan natin. At ang isang nakakatakot na kaaway natin, hindi po natin nakikita. Kaya huwag kang mag-isip o magbigay ng kampante sa buhay mo ng 101% na mananalo ka. Dahil isang tiyak na bagay, talo ka talaga. Amen? Matatalo ka talaga mga kapatid. Kaya nung makita ng Malapanginoon ang sitwasyon ng tao, dito siya nagpaunlak ng isang imbitasyon. Naghanda ng isang hapunan at nagbigay ng imbitasyon. Pero meron siyang pinili. Una. At sabi dito sa 24, sa mga inanyayahan, kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, ibig sabihin siya ang Diyos na tanging makakapatay sa ating mga kaaway, mamamatay tayong makasalanan. Ito yung bersikulo na napaka delikado, katakot-takot na bersikulo. Dahil sa bibig mismo ng Malapanginoon lumabas. Sabi niya, malibang maniwala kayo na ako ang Kristo, maliligtas kayo. Pero pag hindi, mamamatay kayong makasalanan. Pero sabi ng Malapanginoon lang isang alipin, Panginoon, hindi pa po napupuno yung binyo. Sabi ng Panginoon, patuloy pa rin yung imbitasyon. Yung alipin yan, yun yung propeta ng Diyos. Mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, habang papalapit na papalapit ang pagbabalik ng Malapanginoon at patuloy na pumapasok ang mga inaanyayahan, patuloy ding bumubulusok at pasama ng pasama ang buhay ng tao sa lupa. Dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, sabi dito na wala yung oportunidad sa kanila. Higit sa lahat yung kaligtasan. Basahin natin yung Job at saka 1 Samuel, magkasunod. Bersikulo natin. Amen. Dito po sa aklat ng Job, kabanata ay 10 at ang talata ay 21 hanggang 22. Bago ako manaw doon na hindi ako babalik sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan. Ang lupain na dilim na gaya ng salimuot na kadiliman, lupain ng lilim ng kamatayan na walang anumang ayos at doon sa mga liwanag ay gaya ng salimuot ng kadiliman. Dito po sa aklat ng 2 Samuel. Ikalawang Samuel, kabanata ay 22 at ang talata ay 29. Sapagkat ikaw ang aking ilawan, O Panginoon, at liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Palakpakan natin ang Malapanginoon, mahal. Sabi diyan, nung nagnanaknak sa karamdaman si Job, mga kapatid, excuse po naman. Grabing pamamahiya ng kanyang mga kaibigan. Pero hindi siya nagpatinag maging ang kanyang asawa. Sabi ni Job, bago ako papanaw, bago na siya hindi ako babalik sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan. Ibig sabihin ni, iniingatan niya yung katuruan ng Diyos na kanyang natutunan. Kahit konting hininga na lang ang natitira kay Job. Bakit? Sabi sa 22, ang lupain ng dilim na gaya ng salimuot na kadiliman. Talagang madilim. Subukan mong maglakad punta sa labas, mag-isa ka lang. Wala kang ilaw na makikita dyan. Nakakatakot, di ba?
Sabi nito, lupain ang lilim ng kamatayan. Ang kadiliman, yan po ay simbolo ng kamatayan, kapighatian. Nandoon lahat. Na walang anumang ayos. Hindi mo pwedeng ayusin bawat bagay na nasa kadiliman. Paano mo ayusin? Wala kang makikita. Ni mata mo, kay lapit-lapit, wala kang makita, kundi kadiliman. So walang ayos talaga. Hindi mo pwedeng i-arrange ang mga bagay doon kahit kapain mo pa yan. Hanggat hindi mo gagamitan ng ilaw. Ang sabi dito mga kapatid, at doon sa ang liwanag ay gaya ng salimuot na kadiliman. Merong liwanag sa kadiliman. Meron, sabi dito. Pero ang liwanag na yan ay gaya ng salimuot ng kadiliman. Yan po yung dagat-dagat ng apoy, impyerno. Maliwanag na doon, pero salimuot naman sa kadiliman dahil nag-aapoy sa init. Hindi ka man lang makapag-smile doon. Amen? Kaya sabi ni Job, ayoko nang bumalik doon. Bago ako papanaw, bakit ako makikinig sa inyo? Andun pa nga nakasulat sa Job chapter 15 verse 23, hindi ako nagkamali. Sabi niya, ako'y gagala. Kahanapin ko ang pagkain, sabi ni Job. Dahil alam ko, pasasakamay ko na ang kadiliman. Palagot na ang kanyang hininga. Pero, gagala daw siya, hahanapin niya yung pagkain. Pero paano nga siya babangon? Eh, nasa bulok siya ng karamdaman. Yun po, mga kapatid, ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos na kanyang narinig ay iniingat-ingatan niya sa kanyang buong buhay. Upang hindi siya mawalay at hihilain papunta sa kadiliman. Kaya sabi dito ng sikang Samuel, bakit ayaw bumalik ni Job sa kadiliman? Dahil Diyos lamang ang tanging makapagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Yung nagdidilimong paligid, Diyos lang ang kayang magpailaw niyan at magkaroon ng ilaw yung buhay mo. At kahit nasa panganib ka, kahit nasa sakuna ka, nagliliwanag ka pa rin. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya yun ang napakaganda doon. Kaya, sabi ng ating mahal na Panginoon, last verse natin mga kapatid, John chapter 6, verse 51, kindly po, maganda ating mga awit, manunugtog. Amen. Dito po sa aklat ng 1, kabanata 6, talata po ay 51. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang malapaino yan. Galing sa taas. Hindi tinapay na manabubulok. Hindi tinapay o kayamanan na ninanakaw. Pag may kabahagi ka doon, isa ka sa nagpaunlak sa imbitasyon ng mahal na Panginoon. Dahil isa na nga tayo, narito na nga tayo, hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin yan, physically, mabubuhal ka, mamamatay ka, pero pag gising mo, buhay ka pa rin, nasa mahal na Panginoon ka. Amen? Dahil sabi ng Juan 14, basahin nyo dyan ang talatang yan, sabi ng Panginoon, kung saan ako paruroon, hindi kayo makaparoon. Malibang kayo'y maglilingkod sa akin, malalaman ninyo ang daan. Kayo nung ating kapatid na adult squire, kinuha last week, pangalan ng ating mga kapatid, habang siya'y dumadalo, magkasabay kaming ihatid binsan, nababanggit niya sa akin yung sakit ng tuhod niya, hindi siya makalalakad. Siyempre, sa edad niya, naawa ka. Pero nandun yung pagpupursigi niya. Dumalo. Kahit gabi na makauwi, dahil paikot-ikot pa tayo, saan inahatid yung iba, wala siyang reklamo.
hanggang sa binawian siya ng buhay. Siyempre, yung mga labans, eh, gusto pang mabuhay yung kanilang mama, dadalhin sa ospital. Pero before siya kinuha, nanaginip pala siya na sinundo siya ng anghel. At kinausap siya na, anak, kukunin na kita ngayon. Maghanda ka. Kaya nung kinuha siya, mga kapatid ko, nung dinala siya sa ospital, sinabi niya yung mga anak niya, huwag kayong umiyak dahil andyan na ang mga anghel, sinundo na ako. O tingnan ninyo, yan po ang kamatayan ng isang mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Wala nga nakakaalam sa langit kung paano ka paruroon. Paano mo lakbayin? Nalalaman ba ninyo naman paano puntahan yung langit? Siyempre, oo. Amen? Noon, hindi. Ngayon, alam mo na dahil alam mo na yung salita ng mala Panginoon. Natututo ka na dito. Andito lahat. Pag susundin mo ito, sinasabi dito mga kapatid ko, alam mo ang daan papuntang langit. Kaya nung siya'y kukunin na ng mala Panginoon, nakikita ng mala Panginoon ang kanyang pagdurusa, kanyang paghihirap, may edad na siya, mga kapatid. Kahit sino magkaroon ka ng habag, kaysa magtiis siya sa kanyang karamdaman, iwala naman siyang palto sa pagdalo. Kaya pinakita ng mala Panginoon sa kanya, anak, kukunin na kita, pasasayahin na kita. Ibig sabihin nun. Kaya mga kapatid, nakikita niya yung mga anghel, ibig sabihin, alam niya saan ang daan. Dahil pagpikit niya, kasama na siya ng mga anghel sa langit. Kasi walang nakakaalam dun. Malibang kakain ka sa tinapay na ito, ang ating malapit sa Kristo, yung pagdurusa sa cross, kilalanin mo yan, i-acknowledge mo yan, at ipamuhay mo lahat ng kanyang katuruan. Pagkat kung hindi, sabi ng Panginoon, kayo'y takalupa. Ibig sabihin, ako'y takalangit, mangyayari at papasok ka sa kadiliman. At ang nag-aabang sa iyo isang tabak sa kapahamakan at doon ka tatalon sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Pero kung kakain ka, papasok ka sa aking piging dahil isa ka sa naimbitahan, bagamat extension na lamang ng isang imbitasyon. Ngunit nagpaunla ka, pilay ka man, bulag ka man, pipi ka man, paralisado ka man, ikaw pala ang imitahan ng Diyos, mahirap ka man, wala kang pera, naglalakad ka man, ikaw pala ang unang inimitahan ng mala Panginoon. Tingnan ninyo ang buhay natin ngayon. Umangat na ang ating mga buhay. Ang iba dahil sa katapatan nakikita ng mala Panginoon, sila'y ginamit sa pagbibigay. Higit pa ang pagpapala sa atin. Di bali na kami mga ngaral, di pagpalain. Dahil ang gamitin ng Diyos at i-appoint ng mala Panginoon bilang katiwala sa kanyang mananasalita. Sapat na po yan sa amin, mga binabahan, na maturuan kayo ayon sa karunungan ng Diyos. Hindi ito amin, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Masaya na kami doon. Kahit imbitahan nyo lang kami sa pagkain, masaya na kami doon, mga kapatid. Meron lang tayong mapagsaluhan para sa ating ikatitibay, para sa ating tagumpay. Hindi lamang sa tagumpay ng bawat isa ang pinag-uusapan dito. Tagumpay ng lahat. Kahit mahirap ka, bulag ka, pipi ka, pilay ka, paralisado ka, isa kang mahirap na isa kang pulubi, mga kapatid. Ikaw yung unang in-address ng mala Panginoon sa kanyang imbitasyon. Kaya, masaya na kami doon kung pagpalain kayo ng mala Panginoon. Kaya sabi dito, itong parabol, mga kapatid, ginamit ng mala Panginoon bilang itong parabol na ito. Ito, para, nung binasa ko, mga kapatid ko, napagtanto ko na ginamit ng mala Panginoon ang talinghagang ito upang ipaalam sa lahat ng mga relihiyon, sa lahat ng mga kongregasyon na nagsasabing sila ay nasa katotohanan, ngunit wala pala sila sa katotohanan. Kaya dapat nilang malaman na hindi dapat pinag-aralan, kailangan ng diploma, certification upang maging isang mangangaral ka ng Diyos. Kailangan dito ang Diyos mismo ang pundasyon mo. Ang Diyos mismo ang karunungan mo.
ang Diyos mismo ang kapangyarihan mo. Dahil ang salita ng Diyos ay mabigat. Kung wala ka sa pundasyon ng malapahinoon, kung hindi ka itinalaga ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Hindi gagaan ang buhay mo dahil wala kang kapangyarihan. Kaya, magpasalamat tayo sa malapahinoon na sa kabila ng kadiliman na ating tinahak, nagkaroon ng extension ang invitation, ang paanyaya ng malapahinoon, at isa tayo sa mapalad na nakapasok sa piging ng hapunan bago papasok ang ating gabi. Tribulation, matinding kapighatian, mga kapatid ko, buong magdamag sa kadiliman, kaya hapunan yung ginamit ng malapahinoon dahil papasok tayo sa kapighatian, sa kadiliman. Pero habang ngayon, hindi pa pumapasok yung Great Tribulation, ang lahat ng tao lumalakad sa kadiliman. Kaya nagkaroon ng imbitasyon ang malapahinoon sa bawat isa sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. Andiyan ginamit ang ating kinagalang at minamahal na pastor na propeta ng malapahinoon. Mga kapatid, 15 taon nagdurusa sa hirap. Hanggang lumalago ang gawain, pero sa loob ng 15 taon, wala silang sapat na pagkain, mga kapatid. Kaya ngayon nakikita natin yung karapat-dapat na pagpapala na ibibigay, ipapataw ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga unang mga ngaral na nasubok na, na dumanas ng pagdurusa kapag sila'y pumupunta sa mga krusada. Pasalamatan natin na sila'y nakakatira sa mga magagandang hotel, mga kapatid. Dahil sila ang una naghirap sa gawain ito bilang kabalikat ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Dapat nating tandaan yan. Huwag nating pag-isipan na masama. Karapat dapat sila dyan bago sila pipikit sa bundok ito, mga kapatid ko. May mga edad na rin sila, mga minamahal. Sino ba kami? Wala kami sa kanilang kalingkingan. Tumayo kami dito. Andito na sila, mga kapatid ko. Sa kanila kami kumukuha ng experience, mga kapatid ko. Bagamat ang karunungan sa Diyos, ngunit sapat po ang ibinigay ng Diyos na kaalaman upang tayo lalakas, upang tayo magkaroon ng karunungan. Upang tayo tatatag, mga kapatid. Hallelujah. Kaya marapat lamang pasalamatan natin, malapahinoon, habang ating awitan ng malapahinoon. Huwag po tayo, mga kapatid ko, magdalawang isip na ibuka ang iyong bibig upang kumanta, umawit, magpasalamat sa Diyos dahil hindi sapat ang katagang yan. Ngayon, kung ikaw ay mahirap at pinagpala ka ng Diyos ngayon, magpasalamat ka sa malapahinoon. Taas mo yung kamay mo ng taos puso. Pagpasalamat sa Diyos. Kung ikaw ay bulag, hindi ka pa nakakita, pagpasalamat ka sa Diyos dahil binanggit ka ng malapahinoon sa kanyang imbitasyon. Kung ikaw ay paralisado, hindi ka pa gumaling, magpasalamat ka ng lalo sa Panginoon dahil kaya ka narito, dahil sa iyong pagkaparalisado. Yan ang in-address ng malapahinoon sa kanyang imbitasyon.
dinadalang suliranin. Mayroon kang dinadalang karamdaman. Nakihirap ka pa hanggang ngayon. Pero tandaan mo, kapatid, huwag kang lumingon. Huwag kang bumalik sa kadiliman.
Dahil isa ka sa binanggit sa imbitasyon. Hallelujah. Apo na kilang Ama, Diyos na mga pangrihan sa lahat. Malapit ng Jesus, maganda ang umaga po sa iyo. Amang banal, sa nandalangin, aming minamahal, ginagalang, na Evangelista Pastor Luis Almeda, malapit ng Jesus, narito po kami o Diyos, umiinang kapatawaran sa ating mga pagkukulang, pagkamali, malapit nun, patawad amang banal, minsan nasasaktan ka namin. Hallelujah, patawarin mo kami, dalangin namin, patuloy mibigyan mabang buhay, malusog ng pangatawan, aming mahal na Pastor, sampu ng buong sambahayan, ang silabas sila, malapain dalhin mo sa totoong paglilingkod na ito. Lahat ng mga ngaral, manggagawa, natasan mo siya yung mga iba't ibang session, palakasin mo, patatagin mo ang silabas sila, iligtas mo lahat ng kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang bansa man, aming makayakanyang mga mahal sa buhay, ingatan mo, dalhin mo sa totoong paglilingkod bago sila bumalik, bigyan mo ng ilawan na kalang buhay na nasa lilim ng kadiliman, malapain nun. Paano mo kami dinala, O Diyos? Sabi mo, malapain nun, hindi pa puno ang iyong piging, malapay noon. Marami pang dapat makapasok ko, Diyos. Iligtas mo sila, malapay noon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, amang banal na si Jesus. Ito ang aming samot nila in Jesus' name. Amen, Pastor Lord. Mga kapatid, ating pong itaas ang ating kanang kamay, patong sa ating ulo, ang kaliwa sa ating mga karamdaman. Sipin po natin ang ating minamahal at inagalan na Pastor. Alagliyan sa atin, my God, hallelujah. Nakilang Ama, Diyos na mga pariyan sa lahat. Malapangin Jesus, ano na lagi na yung minamahal, ginagalan na Pastor ni Salmena. Sa iyong mga pariyang pangalan, malapangin ng Jesus, aming sinasawal at anuri ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, yung COVID, yung high blood, yung baka-paralyze, yung baka-pilay, yung baka-bula, cast out, bihil in the name of Jesus, kahirapan, cast out, unbelief and doubts, cast out, upusing spirit, cast out, pride and glory, cast out, Jesus began, cast out, nag-addiction, cast out, cast out, be healed in Jesus' name, amen, praise the Lord. Maluntatong bisimahal, magpasalamat sa malapay noon, sabay si Gaholya, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Dadako tayo sa ating special love offering, mga kapatid, bigay mong pagkataon, ating beloved brother Mark Mahinay. Tapay manalangin, mga minamahal, hallelujah. Upo na kilang upala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapinusun at panlangin ang minagana, mga pastor. Pwede sa damami na mga Pinoon, dito kami ang Pinoon sa dako ng special offering, mga Pinoon, hallelujah. Special na nanggaling sa aming puso at mga Pinoon, hallelujah, mga Pinoon. Pag-loob niyo pong bawat isa, mga Pinoon, hallelujah. Ibalik niyo po sa kanila, mga Pinoon, hallelujah. Libo-libong beses, mga Pinoon, hallelujah, mga Pinoon, sa mga walang maibigay, special offering. Pagpalaan niyo po sila, mga Pinoon, Jesus, hallelujah, kayo po ma-provide ng pangailangan, mga Pinoon, sa pangailangan ng church, mga Pinoon, improvement, mga Pinoon, kayo pong bahala, mga Pinoon, Jesus, saon at palangin ng aming ginagana, mga pastor. Just mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid. At Brother Mark Mahinay. Malapit ng Jesus mga pala sa ating lahat, mga minamahal. Dadako tayo sa ating announcement, mga kapatid. Tuloy-tuloy po ang ating panambahan sa lugar na ito. Tatlong beses yan sa isang linggo, sa araw ng Miyerkules. Alas 3 po yan hanggang alas 7 ng gabi sa araw ng Biyernes. Overnight prayer natin, alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Anang madaling araw, alas 10 ng gabi pala mga kapatid hanggang alas 4 ng madaling araw. At sa araw ng Linggo, bukas mga inumahal, alas 10 po yan hanggang alas 3. Kaya huwag po tayo mag-absent, patuloy tayong dumalo, patuloy tayong magpakainit mga kapatid sa paglilingkod na ito mga inumahal at ating suportahan ng ating Jesus Miracle Hour. Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At i-like na rin natin, subscribe at ang ating Facebook page, GMCIM Sambuanga, at ang ating YouTube channel, GMCIM Sambuanga. Kaya madali lang po yan. At hindi lang po yan, mga minamahal, yung ating mga gawain sa ibang bansa, sa loob ng ating bansa. I-like natin yan, i-share natin yan, mga kapatid ko. Subscribe din natin yan lahat. Amen?
Huwag nating pabayaan. Malaking contribution po yan. Sayang lang yung mga cellphone natin na ginagamit sa walang kwenta. Facebook na yan. Amen? Mga kapatid, alam nyo, kung pwede lang hindi ako mag-Facebook, gusto ko na i-alisin yung Facebook kami na mahalin. Talagang hindi kaaya-aya lahat ng makikita mo doon. Talagang nag-appear. Hindi ka lugod-lugod sa malapay noon. Kaya minsan dyan, gusto kong i-delete. Na-press ko yung love at saka yung ganyan. Tapos may mga friend pa naman ako na anak ng ating beloved Evangelist Pastor si Almeida. Siyempre, hindi ako marunong eh. Sabi ng anak ko, ano ka kasi eh. Puro ka lang touch ng touch doon. Eh gusto kong i-delete. Eh na-press ko yung love at saka yung ganyan. Kaya nag-appear, nag-ano siya. Wala talagang kwenta yung mga ganyan mga kapatid ko. Ginagamit ng Diablo. Kaya kung meron man tayong pakinabang sa social media, yung mga subscribe natin, like natin, share natin yung ating mga gawain sa Jesus Miracle Hour, yung ating mga gawain na may mga preaching tayo naka-upload. Lahat ng mga preacher ako, kagabi, kanina, bago ako malis, pinapanood ko yung mga preaching, ng mga audience preacher, mga kapatid, matimala pastor. Talagang marami kang matutunan, mga kapatid. Kaya, yun, pwede natin i-like yun, pwede natin i-share yun. Mga minamahal, amen? Everybody share, praise the Lord. Kaya yun po ang ating purpose, kaya tayo may social media. Kasi separated tayo, hindi tayo compromise kung anong meron dyan. Amen? Everybody share, praise the Lord. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagdalo, mga inamahal. Huwag tayo mag-absent. Pagkatapos ng ating gawain, meron tayong lay hands. At meron tayong counseling kung sino yung gusto mapakounsel. At sa mga oras ito, mga patita, yung lahat ay dadako sa ating closing prayer. Aking ibigay ang pagkataon sa ating beloved brother, Ronel Bakabak. Praise the Lord po. Malalaman niya. Praise the Lord. Opo, mapagpala namin. Amang banal siyo pa rin po. Dakilal, makapangisala tayong pinakamamahal pang Isus. Aliloy na rito po. Kami malapay noon na paabot ng taas po. Salamat. Ay maging natagumpay malapay noon malang gawain sa gamitong malapang inoon mula pa po sa Kipulsong, Solimsong, malapay noon sa patutuo, malapang inoon na may napakinggan sa pagbibigay, ay higit malapang inoon sa malalasalita, malapang inoon ang bigay kaalamang karunungan, malapang inoon, halaliyo pang pasalamatan ka namin sa lahat ng bagay, malapang inoon, praise, maraming salamat sa pagkilos mo, napapadama mo sa amin, malapang inoon. Sa mabanal na matamis sa presensya nito po, nagbigay ka ng tibay, malapay sa paglilingkod, praise God. Maraming salamat sa una pa rin dalas sa ginagala, mga pastor. Praise God, maging man po samantala ang paghiwalay, malapay ikaw magpala sa bawat isa. Iparating mong bawat isa ang malati po sa aming matahanan. At muli mo kami balik, malapay sa araw linggo upang muli ka namin sambahin sa Espiritu sa katotohanan, malapay ng pagpalaay mo kaming lahat sa oras ito, malapay dito itong samot na langin sa makapangit pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa mga kapatid. We love you so much po, but our lives in Jesus Christ, lives are small. Good morning po and God bless us.